kamakailan lamang po ay nagkaroon ng signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Education na pinangunahan ni Secretary Sunny Anggara at ang Chalkboard Incorporated. Ito ay upang ma-implement ang aral program sa mga pampublikong paaralan para makatulong sa pag-address ng suliranin sa literacy at numeracy ng mga K-10 students. At kaugnay po niyan, makakasama po natin ang co-founder and COO ng Chalkboard Incorporated na si Sir Albert Tablan at ang Business Development and Partnership Director nito na si Sir Leandro or Sir Andrew Anyonuevo. Magandang umaga po sa inyo at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning, Audrey and Diane. Magandang umaga po sa mga manonood natin ng Rise and Shine Pilipinas. Mm-hmm. Good morning, Audrey and Diane, and magandang umaga rin po sa mga manonood natin ng Rise and Shine Pilipinas. Salamat po sa pag-imbita sa amin. Okay, maaaring niyo po bang ikwento sa ating tagapanood, ano? Ito pong programa niyo, no? Aral program. At paano po nabuo itong partnership niyo with the Department of Education? Kami po ay Chalkboard. We are an educational services and technology company. We actually began po as a pioneering tutoring platform na nakikater po ng mga students, Filipino students, all over the world. No? Mm-hmm. But with our insights po during the pandemic and our experiences, we launched po itong aral program. It's our flagship initiative and it's tailored to address po yung learning gaps ng literacy and numeracy ng ating po mga students among public schools here in the Philippines. Mm-hmm. And just recently nga po with our partnership with the Department of Education, it actually formalized po yung role ng DepEd when it comes to logistical support. And with the help of Department of Education, we now know po kung ano pong mga eskwelahan sa Pilipinas ang nangangailangan po ba talaga ng intervention pagdating po sa pagbabasa at pagdating po sa math. Sa kabilang banda naman po kami as a Chalkboard, we handle po yung program design. Of course, we make sure po na this is aligned with the curriculum po ng Department of Education. At the same time, we implement the tutoring on the ground. So we can implement the program in person or if there's a need po na maging digital or through the platform, digital platform, pwede rin mo naman po natin isagawa yung tutoring sa ganong pamamaraan. Okay, so reading and math, ano, ang mga subjects na kumbaga ay tinutulungan ninyo yung mga estudyante and understand even parents pwede rin maging involved dito sa tutoring sessions. Pero paano ba ang structure nitong educational intervention nito at anong pinagkaiba nito dun sa mga the usual na mga pag-tutor sa mga estudyante, Sir Andrew? Well, in terms doon sa ating struktura, no, ito ay unang-una, may mga tinatawag tayong pagsisimula nito ay yung pag-re-recruit natin, ano, sa mga sa ating mga community tutors. Sapagkat layunin din nito na mabigyan sila ng mga trabaho, no? Mm-hmm. And syempre, kabilang doon sa pag-re-recruit sa ating mga community tutors, ganun din syempre yung pagtuturo sa ating mga kabataan. Sila ay masusi po nating pinipili, no? At ang programa, again, ay doon sa mga bata na nagkakaroon ng kahirapan sa pagbabasa at sa matematika. So, doon sa mga bata na mahuhusay at magagaling na, ang programang ito ay hindi sa kanila. Pero, katulad din ng lagi namin sinasabi, ang programang ito ay all-inclusive. Ibig sabihin, may mga programa naman para sa kanila, yung ating acceleration program. Kasi nga ating aral program is Academic Remediation, Acceleration, and Livelihood. So academic, nakafocus po siya sa dalawang bagay, sa literacy and numeracy. Tapos sa doon naman po sa acceleration, ito ay doon sa digital literacy naman sa mga bata. And syempre, doon naman sa remediation, again, sa mga batang nahihirapan, ano, sa pagbasa at pagsulat. And of course, yung pinakahuli, bahagi ng struktura, ito po yung livelihood program, ano, para sa community tutors. Ganun din sa mga eskwelahan na kung saan nagbe-benefit dito kasi part po noong programa ay binibigyan natin ng magandang ng kaukulang nutrisyon ng ating mga mag-aaral, no? So, ang mga providers po natin ng mga pagkain ay ang mga eskwela, no? Sila po doon po tayo bumibili sa kanila ng pagkain. So, kumikita ang eskwelahan. Kung wala namang mga kantina ang ating mga eskwelahan, yung mga parents, no, sila ay nagluluto. At syempre, bilang bahagi ng pag-empower natin sa kanila, binibigyan po natin sila ng kabuhayan base doon sa mga pagkain na niluluto at inihanda po para sa kanila ding mga anak. Mm-hmm. Well, namomonitor nyo po ba kung nag-i-improve yung academic performance ng mga estudyante? Lalo na syempre gusto natin maging epektibo itong aral program. Ano? Doon natin nag-gauge kung effective ba yung approach na ito.
Yes. Tama po yan. Isa po yan talaga sa pinaka-strength ng Chalkboard Aral Program because we normally employ po yung ating continuous assessments. So from meron po tayong pre-assessment and then we also conduct midterm assessment, midterm of the program, and we also conduct po yung ating post-assessment pagkatapos naman po ng programa. So sa ganun pong pamamaraan, nakukumpara po natin kung ano po ang naging reading or math level po ng mga estudyante bago mag-umpisa ang ating intervention. And after po ng intervention program, nasusukat din po natin kung gaano po ba ang naging progress ng bawat mag-aaral po na nakasali sa ating tutoring program. Okay. Saang-saang lugar o mga paaralan nyo na po na-implement itong programang ito at kamusta po ang feedback? Okay, basically almost nationwide na tayo, no? Siyempre nagsimula tayo rito sa Metro Manila, sa una-una sa Pasig. And of course, mula sa Pasig din ito itumulay sa Quezon City. Then, noong last year din, no, nag-conduct din tayo ng aral program naman sa Antipolo. And nitong taon na to, nag-conduct naman din tayo ng aral program sa Batac City, no, sa Batac City sa Ilocos Norte, at even po sa Albay Province, no. And ngayon, we are conducting po yung aral program sa Concepcion Iloilo and also doon sa upcoming natin ay sa Naga City, Cebu. So hindi lang pala dito sa Metro Manila. Nationwide. Nationwide. Ano? Okay, sa mga interesado pong suportahan ang aral program, paano po makakapaghatid ng suporta ang isang individual or organization sa inyo? Siguro po mananawagan na ako sa ating mga manonood po. No? With DepEd's endorsement po, we usually collaborate with the city mayors and city governments through the local government unit. At para naman po doon sa mga individuals o doon po sa mga organizations, sa mga private organizations, they can actually sponsor a student. They can also fund the learning materials and the resources. But for the individuals, we also welcome po volunteers, no? Sa mga tao pong gustong tumulong sa ating tutoring program or sa kahit ano pong pamamaraan upang mai-implement po natin ng successful itong tutoring program. And for corporations naman po, we also offer yung ating sponsorship packages para po sa kanilang corporate social responsibility initiatives, yung mga CSR goals po ng ating mga private companies. And with that partnership, we make sure po that they will create a very positive impact po sa education ng mga mag-aaral po nating mga Pilipino dito sa ating bansa. Yun naman pong siguro mga estudyante at mga magulang na gusto pong sumailalim sa tutoring sessions, paano po makikipag-ugnayan sa inyo or should they go to the management ng mga eskwelahan para mapasali sa mga beneficiaries nito? Normally po, again, yung programa po kasi natin ay data-driven. Ano? Yung ang pag-select po dito ay ipinapaubaya natin sa Department of Education. Okay. Lalong-lalo na po doon sa mga eskwelahan. Basically, meron po sila mga list, no, ng mga bata na kung saan ay yun nga po, nagkakaroon ng mga kahirapan sa pagbasa at sa matematika. So mula po doon sa listahan nila, then magse-select po tayo, no, ng mga possible pong participants. And so far, yung ating pong nabigyan mga naging bahagi po ng programa, nasa humigit kumulang 1,900 students na po. Okay. Nationwide. Mm-hmm. Po. And nakipag-reach out na rin po tayo sa more than 90 schools, no, sa buong Pilipinas. So napakadami na rin. At ito po ay dalawang taon lamang namin, no, na nai-conduct, no, since last year lamang. And marami na pong mga LGU ngayon, ano, ang nag-signify ng intention na ipagpatuloy ang programa, ang aral program. Well, tamang-tama ito, no, dahil recently, kung maalala nyo sa mga naging balita, may kahinaan yung ating education pagdating sa pagbabasa at matematika, no? Well, with the help ng inyo pong organization, sana matulungan natin yung mga estudyante. Well, maraming salamat, ha? Napakaganda ng hangarin nitong aral program na ito. Thank you for sharing this dito po sa RSP, si Sir Albert at Sir Andrew. Mabuhay po kayo. Thank you. Salamat maraming salamat po, Ma'am Diane and Sir Aldrin.